Ngayon ay pag-uusapan naman natin kung sino ang mas nakatulong o nagpatayo ng establishmento sa Pilipinas, si Imelda Marcos ba o si Cory Aquino? Tara na at alamin natin. Philippine Showbiz. Si Imelda Remedios Visitacion Trinidad Romualdez na ikinasal sa simbahan noong May 1, 1954 kay Ferdinand Marcos Sr., siya ang ikasampung unang ginang ng bansa nang magsimulang manungkulan ang kanyang asawa bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa unang tatlong taon ng pagiging First Lady, gumastos siya ng 1,000,000 piso para sa pagpapaganda ng Paco Park at 24 milyon naman para sa pagpapaganda ng Fort Santiago. Noong May 1966 naman, pinangunahan ni Imelda ang 12 million pesos na plano upang makonsolidate ang social welfare efforts ng ilang dosenang social welfare group kasama sa plano ang pagtatayo ng mga welfare village. Ang foundation para sa unang village ay ang reception. Ang study center sa Quezon City ay inilatag noong 1966 at ilang pang itinayo mula noon hanggang 1968. Kabilang dito ang Manila Hills sa Alabang, orphanage ng mga bata sa Pasay, ang Molave Village sa Tanay Rizal, isang home for the elderly sa Quezon City, at ang Philippine Village sa Manila International Airport. Noong kalagitnaan ng 1967, sinimulan ni Imelda ang Share for Progressive Program o Seed Dispersal Program, isang proyektong nagmungkahi na paggawa ng mga taniman ng gulay mula sa mga idle lots sa buong bansa. Mahigit 300,000 kits na naglalaman ng mga buto ay naipamahagi sa mahigit 1,500 na bayan. Noong 1972, pinasimulan ni Imelda ang una sa maraming paglalakbay sa Soviet Union at tinawag itong Cultural Missions noong 1975. Matapos ang pagkamatay ni King Faisal ng Saudi Arabia, ninais ng unang ginang na ipaabot ang opisyal na pakikiramay, subalit ang mga kababaihan ay hindi tinatanggap sa korte ng Saudi. Pero si Imelda, sa pamamagitan ng kanyang koneksyon sa Sir John na dating nagsagawa ng operasyon sa puso sa bagong hari, ay nagawang maging unang babaeng panauhin na pinarangalan. Noong 1978, hinirang din siya bilang ambassador, plenipotentiary and extraordinary. Nagpapahintulot sa kanya na maglibot sa Estados Unidos, Soviet Union, Yugoslavia at Cuba. Naglakbay din siya sa Iraq upang makakuha ng langis at sa Libya para sa isang kasunduan sa kapayapaan sa Moro National Liberation Front. Itinalaga ni Marcos Sr. si Imelda sa posisyon ng Minister of Human Settlement noong 1976, isang post na hinawakan niya hanggang sa EDSA Revolution noong February 1986 at nagpapahintulot sa kanya upang itayo ang ilang mga gusali tulad ng mga sumusunod. Philippine Heart Center. Ang Philippine Heart Center ay isang ospital na dalubhasa sa paggamot ng mga sakit sa puso. Tumatanggap ng higit sa 14,000 pasyente bawat taon, kabilang ang 3,300 na sumasailalim sa operasyon sa puso. Ito ay nagtataglay ng mga regular na programa sa pagsasanay para sa mga medikal na profesional. Lung Center of the Philippines. Ang Lung Center of the Philippines ay tinatag sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 1823 noong January 16, 1981 upang mabigyan ang mamamayang Pilipino ng makabagong espesyal na pangangalaga para sa baga at iba pang mga sakit sa dibdib. Ang center ay pinasinayaan noong January 23, 1982 bilang isang tertiary level hospital na may pananaw na matugunan ang mga inaasahang problema sa paghinga. Ito ay tinayo sa pampublikong lupain na donasyon ng National Housing Authority. Kidney Hospital. Ang National Kidney and Transplant Institute ay isang tertiary medical specialty center na dating kilala bilang National Kidney Foundation of the Philippines na nilikha noong January 16, 1981 sa bisa ng Presidential Decree 1832 na nilagdaan ng dating Pangulong Marcos. Ang institute mismo ay may tatlong palapag na estruktura na may tatlong gusali, ang main, annex at dialysis center na konektado sa isa't isa. Nasa main building ang karamihan sa mga cost center at kung saan matatagpuan ang administrative offices. Ang annex building naman ay nakapaloob sa kamakailang binuksan na Marcos Wing at ang radiology department, MRI at CT scan centers, Center for Special Services at gayon din ang ER department. Philippine General Hospital. Pinahintulutan ni Imelda noong August 1981 ang muling pagtatayo ng isang 21-story building ng ospital
upang palitan ang kasalukuyang istruktura ng PGH. Wala pang 3 buwan, noong November 1, itinayo ni Imelda ang PGH Foundation Incorporated upang gawin ang PGH na isang nangungunang ospital para sa lahat ng uri ng tao, mayaman at mahirap. Ang PGH ay orihinal na binuksan sa publiko sa panahon ng pananakop ng Amerika noong September 1910 at gumanap ng isang kritikal na papel noong World War II. Ito ay nabuksan sa pamamagitan ng pagpasa ng Philippine Commission ng Article 1688 noong 1907. Philippine International Convention Center. Noong 1974, nilagdaan noon ni Pangulong Marcos ang Presidential Decree No. 520 na nagpapahintulot sa Bangko Sentral ng Pilipinas na magtayo ng isang International Conference Building. Bahagi ito ng pagsisikap ni Marcos na gawin ang Metro Manila bilang isa sa Southeast Asia Financial Center. Ang pagtatayo ng PICC Complex ay isinagawa lamang sa loob ng 23 months mula November 1974 hanggang September 1976. Coconut Palace. Ang Coconut Palace ay isang gusali ng pamahalaan na matatagpuan sa CCP Complex sa Maynila. Ito ay natasan noong 1978 ni dating unang ginang Imelda Marcos bilang government guest house at inihandog kay Pope John Paul II sa pagbisita nito sa bansa noong 1981. Nagkakahalaga ng 37 million pesos ang pagtatayo nito, bahagyang pinondohan ng coconut leafage funds na itinakda upang magamit para sa kapakanan ng mga coconut farmers. Manila Film Center. Bago ang Manila Film Center, walang opisyal na pambansang archive ng pelikulang Pilipinas. Kaya naman, noong January 1981, pinangunahan ni First Lady Imelda Marcos ang pagtatayo ng unang Manila Center. Ang gusali noon ay idinisenyo upang magkaroon ng 2 bahagi, ang auditoria at archive. Sa kabila ng trahedya na sinapit sa pagpapatayo ng center, ang unang Manila International Film Festival ay natuloy noong January 18 hanggang 29 noong 1982. Kalawit Safari Park. Ang Kalawit Safari Park ay isang wildlife sanctuary sa Pilipinas na orihinal na nilikha noong 1976 bilang isang game reserve na nagtatampok ng malalaking African mammals sa ilalim ng utos ng Pangulong Marcos sa panahon ng kanyang 21 years na pamumuno sa bansa. Ang parke ay matatagpuan sa Kalawit Island sa isang 3,700 hectare na isla sa Calamian Island na nasa baybayin ng Palawan. Noong August 31, 1976, sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 1573, ang isla ay diniklara na isang game reserve at wildlife sanctuary. Cultural Center of the Philippines. Noong 1966, nagpalabas si Ferdinand Marcos ng Executive Order No. 60 na nagtatag sa Cultural Center of the Philippines at naghirang kay Imelda bilang chairperson ng board na nagbibigay sa kanya ng legal na mandato na pamahalaan ang pondo para sa center. Ang CCP Complex ay dinisenyo ni Architect Leandro Luxin at itinayo sa isang reclaimed land sa kahabaan ng Rojas Boulevard. 5,000 piso ang ipinagkaloob ng Philippine-American Cultural Foundation para sa pagtatayo nito at tinulungan din ng pondo mula sa Cultural Development Fund at Special Fund for Education. San Juanico Bridge. Ang isa pang proyekto ng construction na nag-uugnay kay Imelda sa unang termino ng kanyang asawa bilang Pangulo ay ang San Juanico Bridge, na nag-uugnay sa isla ng Samar sa sariling lalawigan ni Imelda, ang Leyte. Bagamat hindi mismo si Imelda ang nagpasimula nito, ay itinaguyod ng administrasyon bilang regalo ni Marcos Sr. sa kanyang asawa. Isa ito sa mga high visibility foreign loan project na sinimula ni Marcos noong 1969 presidential election campaign na kumpleto pagkaraan ng 4 na taon. Pinasinayaan ito noong July 2, 1973 sa kaarawan ni Imelda Marcos. Fort Santiago. Ang Fort Santiago na itinayo noong 1571 ay isang kuta na itinayo ng Spanish navigator and governor na si Miguel Lopez de Legazpi
para sa bagong tatag na lungsod ng Maynila. Ang Defense Fortress ay matatagpuan sa Intramuros, ang walled city ng Maynila. Noong 1951, idiniklara bilang pambansang bantayog ang Intramuros maging ang Fort Santiago sa ilalim ng Batas Republika No. 597 sa ilalim ng kautusan ng Pangulo na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos noong 1979. 9 Pilipino. Ang 9 Pilipino Foundation Incorporated ay nakarehistro sa Security and Exchange and Commission noong May 7, 1969 bilang isang non-stock, non-profit na korporasyon. Ang dating Presidente Marcos ay nagpalabas ng Presidential Decree No. 37 na nagtatag sa Nayong Pilipino Foundation noong November 6, 1972. Ang Nayong Pilipino Foundation Incorporated ay itinatag para sa promotion of research development project on social science, humanities, and other related fields. Maria Corazon Cory Sumulong Cuangco Aquino ay ang 11th pangulo at kauna-unahang babaeng pangulo ng bansang Pilipinas noong 1986 at winakasan ang 20 dekadang pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Narito naman ang ilang charitable and social initiatives ni Cory. Pinoy Me Foundation. Ito ay isang kilala bilang isang non-profit na organisasyon na naglalayo na mabigay ng mga programa at proyektong microfinancing para sa mahihirap. Itinatag ni Cory ang Pinoy Me noong July 2007 matapos niyang makilala ang humigit-kumulang sa 30 na kababaihan sa isang serye ng mga seminars tungkol sa microfinances. Inilunsad ito sa publiko noong February noong 2009, subalit nagsara na ito ng tuluyan noong August 2019 dahil sa kawalan at kakulangan sa suportang pinansyal. Benigno S. Aquino Foundation. Mula 1992 hanggang sa kanyang kamatayan, si Cory ay naging chairperson ng Benigno S. Aquino Foundation na kanyang itinatag sa karangalan ng kanyang asawa pagkatapos ng pagpatay sa kanya noong 1983 at ito ay kinilala bilang Ninoy and Cory Aquino Foundation noong 2009. Ang mission nito ay ipakita ang isang bagong henerasyon ng mga Pilipino na handang umakyat bilang selfless heroes sa kanilang sariling karapatan. Gawad Kalinga. Sinuportahan ni dating Pangulong Cory Aquino ang proyektong panlipunan pabahay para sa mahihirap at walang tirahan sa pamamagitan ng Gawad Kalinga. Tumutulong din ang anak nitong si Chris Aquino sa pagtatayo ng mga bahay sa Gawad Kalinga Village sa Tarlac. Ang sponsored na 100 houses ng ina sa Tarlac City, Bamban at Capas ay balitang dinagdagan pa ni Chris. Binuksan din ng Administrasyong Aquino ang Philippine Military Academy para sa mga kababaihan. Ang mga kababaihang kadete ay nagpakita ng kapuri-puring pagganap kung saan isa sa kanila ang nanguna sa graduating class noong 1999. Kilala rin na nagpipinta si Cory at paminsan-minsan ay pinamimigay ang kanyang mga painting sa mga kaibigan at pamilya o dinadala sa mga auctions at ibinibigay ang nalikom na pera sa kawang gawa. Hindi naman niya ibinibenta ang kanyang sining para sa kanyang sariling kita. Yan ang ating topic ngayong araw. Huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Mag-comment ka na rin sa comment section sa baba. Philippine Showbiz.